At ngayong na-convict na si Chief Justice Renato Corona, inaabangan na kung sino ang susunod na punong maestrado. Saksi si Isay Reyes. Alin sunod sa mismong saligang batas? Kapag may nabakanting pwesto sa Korte Suprema, may 90 araw ang Pangulo para magtalaga ng kapalit mula sa shortlist na isusumite ng Judicial and Bar Council. Ang JBC ang sasala sa mga nominado. Pwede manggagaling sa miyembro ng Korte Suprema yun, at pwede rin manggagaling sa labas. Pero by tradition, ang kinukuhang Chief Justice ay talaga nanggagaling sa loob ng Korte Suprema. Pero hindi raw ibig sabihin na tatagal pa si Chief Justice Renato Corona ng 90 araw sa pwesto, ayon sa Palasyo. Giit ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valte, immediately executorio o ipapatupad agad ang guilty verdict kay Corona na may karampatang parusang removal from office. Habang wala pang naitatalagang Chief Justice ang Pangulo, pwede raw mag-appoint muna ng OIC o Officer in Charge. Ayon kay Attorney Roan Libarios ng Integrated Bar of the Philippines, ang pinaka-senior na Associate Justice ng Supreme Court ang kadalasang ina-appoint na OIC. At sa pagkakataong ito, iyan si Associate Justice Antonio Carpio na sinasabing nakahidwaan ni Chief Justice Corona. Base sa rules, pagkakalam ko, more senior Justice of the Supreme Court, si Justice Antonio Carpio, siya yata ang pinaka-logical choice na mag-act as the acting Chief Justice. Sang-ayon dito ang legal experts na sina former UP College of Law Dean Pacifico Agabin at Professor Rowena Daroy Morales. Temporarily, si most senior justice, si Justice Antonio Carpio. Magkakaroon ng acting. And usually, ang determination o yung pag-appoint ng acting CJ para magkaroon naman. Kasi may mga functions ang CJ, no? Yung ano, kung sino yung pinaka-senior. So, ang pinaka-senior ngayon is Justice Carp. Ako si Isay Reyes, ang inyong saksi.